Ayun, what's up mga kanigrota? Tayo'y mag-tutorial ulit. So, ngayon lang ulit ako mag-tutorial mga kanigro kasi may nasikaso lang saglit. Kaya ngayon lang ulit ako makapag-tutorial. May dumating kasing gamit na naman dito sa coffee shop. Bago. So, ito'y bagong mino pero which is matagal na tong ginagamit ng mga coffee shop. Pero puro mga high quality mga kanigro. Ano sabi? So, umpisan ko. Ito ang gagamitin natin mga kanigro para sa tutorial natin ngayon. Ang tawag nito mga kanigro is Mocha Pot. I get dirty thoughts about you. Yan, Mocha Pot po ito. Napaka quality po siya nito kahit natignan nyo doon sa market. So, napaka mahal tong Mocha Pot na to. Which is may mga mura naman gaya ng mga dyan sa mga grocery store. Makakita lang kayo 30-40 na Mocha Pot ito. Sobra dalawang daon, isang daon may git dirhamo. So sa piso, medyo 1-3-1-4 na. Pero may mga gamit na ganito is mumurahin. Tapos, itong Recro na micro burner, yan. I get dirty thoughts about you. Recro micro burner. So, mahal din ito mga kanigro, nasa 200. Ayan. Tsaka, may clicker na siya. Pwede, hindi ka na magsisindi-sindi ng lighter. So, ayan. May clicker na siya. Ayan. Ayan po. Tapos, may Recro burner stand din tayo. Ayan. Recro burner stand. I get dirty thoughts about you. So, ang setup nito mga kanigro. Ayan. Papakita ko sa inyo. Yan, ito yung setup niya, ganyan. So, lulutuin natin siya. Which is pwede rin naman sa bahay ito, sa gasol. Pero kahit na anong mainit na lalapatan nito, pwede ka na makagawa ng kape. So, ano pa yung naantay natin mga kanigro? Tutorial tayo. Paano gumawa ng Mocha Pot? So, tara! Yun, what's up mga kanigro? At yun na nga, ito ang i-tutorial natin ngayon. So, itong Mocha Pot na to mga kanigro, ito lang yung machine na hindi mo na kailangan ng maraming measurement. So, dito pa lang, pwede mo na siyang i-measure yung mga gagawin mo. So, ang first tips natin mga kanigro ay, lalagyan natin ng coffee beans ito. Ito na yung pinaka-measurement mo. Ayan. Punuin lang natin ng coffee beans. Ayan. Tapos, ili-label. Ayan. Tapos, matapos nito mga kanigro, i-grind natin tong kape. Yan. I-grind natin yung kape. Tara, samahan niyo ako mag-grind. So, ito na yung kape natin mga kanigro. Na-label na, diba? So, ngayon ilalagay ko na siya sa grinder. So, gagrind ko na. Kailangan ng ang setup natin mga kanigro is coarser than espresso. So, yung espresso kasi ng ang espresso kasi na grind ng espresso is hindi siya fine, hindi siya coarser. So, more than espresso. So, mas coarser siya dun sa espresso. So, kung yung espresso mo is number 3, ilalagay mo siya sa number 5. Ayan, number 5. So, ito na yung nag-grind natin na kape mga kanigro. Ayan. So, ayan mga kanigro, nakapag-grind na tayo ng kape, diba? Ayan. Ito na yung nag-grind natin kape. So, wala nang madaming measurement. Ito na. Ano sabi? Ayan, ilalagay na natin yung kape na nag-grind natin kanina. Ayan. Tapos, mga kanigro, di ba sumubra? So, ili-label lang natin yan, mga kanigro. Ayan, li-label lang natin. Ayan. Ayan. Li-label mo lang, yan. Kailangan naka-label lang siya. Tapos malinis yung gilid-gilid kasi papasok doon sa tubig. So makakain mo pagkainom. Okay lang kung iba ang makakain. Joke lang. Ayan mga kanigro. Tapos ilalagay na natin dito. Ayan.
habang susukat naman tayo ng tubig. So ipapakita ko sa inyo mga kanigro yung label ng tubig kasi may label to. So yan mga kanigro, kung nakikita nyo ito, ito yung label ng tubig. So aangat siya konti, 1 cm, yun na yung pinakatubig mo mga kanigro. So lalagyan ko na siya ng tubig. Yan, ito yung gamit mga kanigro na hindi mo na kailangan madaming measurement na timbangan o weighing scale ba dyan. Yan, okay na yan mga kanigro. Sakto na yan, yan yung tubig niya, yan, exact measurement ng tubig. Ayan, yung pinakita ko kanina. So tara mga kanigro, ibubuhos na natin siya dito. So ito na yung parang pinaka-tank niya mga kanigro. Yan, ibubuhos ko na yung tubig. Yan. Yan na mga kanigro. Sabay ilalagay na natin yung kape. Yan na yung kape niya. Kailangan na balance siya. Yan. Okay, tapos ilalak ko na mga kanigro. Gagawa na tayo ng kape. Yung kape bang kaya kang ipaglaban? So ayan, ilalak ko na siya mga kanigro. Ayan. Iyan, kailangan siya totally lock. Tapos ito na yung burner natin. Okay, luto na. Kailangan malamig na tubig mga kanigro, huwag mainit para fresh lagi yung kape natin. Ayan. Iyan. So hintayin lang natin siya mga kanigro, 3 to 4 minutes. Maluluto niya na yan. Yan, papakita ko sa inyo.